sa pagtingin kay Lester na naglalakad sa kusina na may saklay, hindi mapakali si Alexa. Hindi niya maipaliwanag ang kung anong nararamdaman niya sa kanyang puso. Sa kanyang nakaraang buhay, ang madalas na nagluluto, para sa kanya ay ang kanyang ama. Hindi man gaano mayaman ang kanilang pamilya, ngunit naaalala niya na ang lagi nagluluto noon ay ang kanyang ama. Nagbibisikleta pa ang kanyang ama pa uwi para ipagluto ang kanyang ina sa tanghali. Sa gabi, naglilinis ito ng bahay. Ang kanyang ama ay maglalaba ng lahat ng kanilang mga damit. Dahil noon, hindi maayos ang kalagayan ng kanyang ina. Noong panahong yun, marami nagsasabi sa kanya na ang kanyang ina ay nagpakasal sa isang mabuting asawa. Noong panahong yun, bata pa si Alexa. Di niya maintindihan ang tunay na kahulugan ng mga salitang yun. 9 years ago nang pumanaw ang kanyang ama. Sa kanila lamang nasa kanila ng pinakamahusay na ama sa buong mundo. Napatingin si Alexa kay Lester sa kanyang harapan at nakaramdam siya ng bahagyang pait sa kanyang puso. Nang maalala niya ang kanyang ama, ngayon lamang ulit may lalaking ipinagtulusi siya katulad ng kanyang ama. Tumalikot siya at pumunta sa sala. Pagkaupo pa lang niya ay tumulog ang phone niya. Kinuha niya iyon at nalaman niyang si David iyon. Lumingon siya para tumingin sa kusina. Pirindot niya ang no button at pumasok sa kwarto bitbit ang phone niya. Isinara ni Alexa ang pinto at pumunta sa may bintana para tumawag ulit. David, I'm sorry. Nung tumawag ka kaninang umaga, nag-a-apply ako ng trabaho sa kumpanya. Si Alexa ang una nagsalita at nagpaliwanag ng sitwasyon niya. Naghanap ka ng trabaho? Medyo nagulat si David. Oo, nag-a-apply ako ng trabaho kaninang umaga. Di ko alam kung anong resulta ng interview ko. Mabuti yan, Alexa. Siguradong magtatagumpay ka. Natuwa si David. Kung lalabas ito para magtrabaho, mas magkakaroon ng pagkakataon ng dalawa na hindi magkaayos. Salamat, David. Gusto kitang i-treat ng tanghalian bukas. May oras ka ba? Nag-isip si Alexa saglit. Pakiramdam niya, hindi na tamang sumasama siya kay David dahil may asawa pa rin siya. Pasensya ka na, David, pero hindi ako makakaalis. Walang kasama si Lester sa bahay at di ko siya maaaring iwan. Wika ni Alexa. Saglit na tahimik ang lalaki bago nagsalita. Okay, nasan ka ngayon? Naakagat ni Alexa ang ibabang labi. Nasa kondo ko ni Lester. Ganun ba? Nananghalian ka na ba? Hindi pa. Pagkatapos ang tawag, lumabas na si Alexa ng kwarto at muling pumunta na sa kusina. Saktong tapos na si Lester magluto at nakahanda ng hapagkainan. Naupo na sila at sabay na kumain ng tanghalian. After lunch, medyo pagod na raw si Lester at gusto na niyang matulog. Tinulungan to ni Alexa ang pumunta sa kwarto at mahiga sa kama. Pagkatapos, gusto ni Alexa ang pumunta sa study room o maghanap uli ng pwede niyang pag-applyan na trabaho. Ngunit tinawakan siya ni Lester sa braso. What's wrong? Tumingin ulit si Alexa sa kanya. Sleep with me. Wika ni Lester. Tumingin si Alexa dito. Pupunta ako ng study room at maghahanap ako sa internet ng pwede ko pang pag-applyan ng trabaho. Saan ni Alexa? Hindi mo ba ako pwedeng samahan kahit sandali? Narinig ni Alexa ang sinabi nito at saka siya tumingin sa mga mata nitong umaasam at mahinang bumuntong hininga. Sige, for the sake of making lunch, I will sleep with you for a while. Pagkasabi nun, pumunta siya sa kabilang side at humiga sa tabi nito. I cannot sleep without hugging you, bulong ni Lester. Medyo natigilan si Alexa habang kinukusot ang mga mata at masakit ang kamay ko. Medyo masakit din ang mga binti ko sa pagtayo ko. Seryosong sabi ni Lester. Hayaan mo kung imasahe ang iyong mga binti. Umupo si Alexa at inabot ang braso nito at nagsimulang imasahe ito. Makalipas ang halos 10 minuto, pinatigil siya ni Lester. Tama na, humiga ka na ulit. Humiga ulit si Alexa sa tabi nito at pumikit na ang kanyang mata. I want to hug you and sleep. Ipagluluto kita ulit mamayang hapon. Bulong ni Lester. Ang mga binti nito ay hindi pa maayos, ngunit ito pa rin ang magluluto para sa kanya. Hindi maiwasang lumambot ang puso ni Alexa. Bumangon siya at humarap dito at nahiga sa kanyang mga bisig. Agad namang inabot ni Lester ang mga braso nito sa bewang niya. Inilagay nito ang baba sa ibabaw ng ulo niya at saka bahagyang pumikit. Alexa, galit ka pa rin ba sa akin gaya ng dati? Hindi na. Huwag na tayong maghiwalay? Biglang sabi ni Lester na nakapagpatahimik kay Alexa. Matulog ka na. Tanging nasabi ni Alexa. Gusto niya maghintay hanggang sa makatulog si Lester bago siya bumangon at pumunta ng study room. Ngunit hindi niya alam kung dasanay na siya sa yakap ni Lester. But this time, nakatulog na talaga siya na mahimbing. Nakatulog siya hanggang alas 4 ng hapon. Nagising lang si Alexa sa ringtone ng phone niya. Naisip niya na malamang ay tawag yun mula sa kumpanyang ina-applyan niya. Mabilis na kinuha ni Alexa ang phone at inilagay sa tabi ng tenga niya. Hello, is this Miss Alexa Saavedra?
Wika na may napakagandang boss na babae sa kabilang linya. Yes, ako ang sekretary ng CEO ng Kong Group. Opisyal ko na natanggap sa aming kumpanya. Mangyaring dahil ng mga nauugnay na dokumento sa trabaho sa sunod na Lunes. Wika ng babae. Salamat, pupunta talaga ako. Tumango si Alexa sa sobrang gulat ng marinig yun at masayang ibinaba ang tawag. Lumingon siya at masayang tumingin kay Lester. Lester, I am hired! Tahimik na inuligay ni Lester ang kamay niya sa bewang nito. Ang kumpanyang in-applyan mo kaninang umaga? Oo, hired na talaga ako. Tuwang-tuwa na tumango si Alexa at tuloy nang hindi pinansin ang kanyang mga kilos. Alam kong kakayanin mo. Tuwang-tuwa rin si Lester. Sa pagtatapos ng kanyang pangungusap, hindi na Alexa maiwasang ibaba ang ulo para halikan ang mga labi nito. Pero isang segundo lamang iyon. Napangiti ng husto si Alexa. I really did not expect it. Pero bago pa siya natapos, tumingala siya at si Lester at kumurap na ilang beses. She realized something is wrong. What's wrong? Napatingin sa kanya si Lester na nalilito. Ngayon mo lang ako hinalikan? Maya-maya ay tumingin sa kanya si Alexa. Sa sobrang saya niya, muntik na niya itong makalimutan. Did I? Napaisip sandali si Lester at tumango siya bilang pagsang-ayon. Parang ganun. Sa sobrang excited ni Alexa, hindi niya napansin na nahalikan niya si Lester sa labi. Namula ang mukha ni Alexa. Ginawa niya iyon dahil masaya siya. Tumalikot sa tagmamadaling bumaba sa kama. Mag-ingat ka. Ngumiti si Lester. Bandang alas 6 ng hapon, bumalik ang dalawa sa villa. Lahat ng miyembro ng pamilya ay naroon sa sala sa oras na iyon. Tinulungan ni Alexa si Lester na maglakad papunta sa sofa at tumupo. Tapos umupo siya sa tabi nito. Nagtataka namang napatingin ang iba sa eksenang ito. Una nagsalita si Julius. Kuya, gumaling na ba mga binti mo? Mukhang nagulat din si Ethan. Lester, pwede ka na bang tumayo? Ngumiti si Lester at niyakap si Alexa. Opo, hindi magtatagal makakalakad na ako na maayos. It is all thanks to Alexa taking care of me in this period of time. Siya ang pinakamay malaking ambag sa pagaling ko. Wika ni Lester. Nang marinig ito ni Benjamin, napangiti siya. Makatatayo na si Lester. Ito ay magandang balita para sa kanilang pamilya. Tuwang-tuwa ang matanda. Nagpasalamat si Ethan kay Alexa. Alexa, you are really Lester's lucky star. Thank you. Nakisali din agad si Daphne sa usapan. Oo, si Alexa may pinakamalaking ambag. Alexa, marunong ka magmaneho. Then I will buy you a car. Matagal na talagang planado ni Ethan yun. Pero masaya siya ngayon at ginamit niya ang pagkakatong ito para sabihin yun. Napangiti si Alexa. Dad, pamilya po tayong lahat. Tsaka mag-asawa po kami ni Lester. Hindi yun po kailangan bigyan ako ng sasakyan. Obligasyon ko po bilang asawa na alagaan si Lester. Wika ni Alexa. Kahit pamilya tayo, may mga bagay na kailangan pasalamatan. Kahit alam mo na, hindi maayos ang mga paa ni Lester, pinakasalan mo siya na walang pag-aalinlangan. Hindi ito bagay na mapupuntahan ng lahat. Masaya ako mula sa kaibuturan ng aking puso. At saka kakailanganin mo ng kotse kapag lumabas ka para magtrabaho. At hindi ka maipagmamaneho ni Lester ngayon. Kung matututo ka magmaneho, magiging madali sa iyo ang pagpasok sa trabaho. Giit ni Ethan. Hindi alam ni Alexa kung paano tatanggihan ang mga sinabi ni Ethan. Kaya't nakatingin lang siya kay Lester na humihingi ng tulong. Magilaw na hinapos si Lester ang kanyang buhok at gumiti. This is Dad's goodwill. Tanggapin mo na lang. Alexa, you don't need to be polite. This is Father's appreciation. It is also goodwill for our Saavedra family. Take it. Tumingin si Benjamin sa kanya na may magilaw na ekspresyon. May hindi may paliwanag na kasiyahan sa kanyang mga mata. Thank you, Dad. Hindi makatanggi si Alexa sa kanila mga sinabi. Kaya tumango na lang siya na makitang nakasakay na si Alexa. Nang sasakyan, napakagitlabi si Vanessa. Kinurot niya si Julius na nasa tabi niya. Gusto rin niya ng kotse. Nagkunwari si Julius na wala nangyari at tumingin kay Alexa. Maaari ko siyang turuan sa pagmamaneho ng personal. Wika ni Julius. Forget it. Direktang tinanggihan ni Lester ang gustong gawin ni Julius. Tumingin naman si Ethan kay Julius. Dapat unahin mong turuan yung sarili mo. Hindi ka magaling na driver dahil baka pati pagmamaneho ang lasing ituro mo. Wika ni Ethan kay Julius. Dahil gumagaling ng binti ni Lester, napakaganda ng atmosphere ng hapunan ng Saavedra family. Walang tigil ang tawa ni Ethan na nanggagaling sa dining room. Kitang-kita na talagang nag-aalala ito sa panganay na anak. Hindi nagtagal pagkatapos ng hapunan, si Vanessa bumalik na sa kwarto niya. Nang nakita niya si Alex ang tinutulungan si Lester, nadurog ang puso niya. Palagi niyang iniisip noon na hindi na mababawi ang mga binti ng lalaki sa buong buhay nito.
Ngunit hindi niya inaasahang sa loob lamang ilang buwan, tumayo na ito. Kung titingnan ang sitwasyong yon, hindi magtatagal makakalakad na si Lester tulad ng isang normal na tao. Naisip ni Vanessa kung paano pinuri ni Ethan si Alexa at nagbigay pa nga ng sasakyan. Hindi pa man nabibili ang sasakyang iyon, siguradong malaki ang halaga ng sasakyang iyon. Nang maisip ni Vanessa, nagalit siya. Pagbalik ni Julius sa kwarto, nakita niya si Vanessa. Galit na nakaupo sa kama. Nang makita ni Vanessa ang pumasok sa Julius, galit na ibinaling niya ang tingin sa iba. Ayaw man lang niyang tumingin sa asawa. Direkta niyang ibinaling ang mukha sa kabilang side. Darling, what's wrong with you? Nakita ni Julius na hindi maganda ekspresyon ito. Umupo siya sa tabi nito at nagtanong. Malungkot na tumingin sa kanya si Vanessa. Ano sa tingin mo ang nangyari sa akin? Ako'y manugang na nasa Avedra family, hindi ba? Bakit may kotse si Alexa pero wala ako? Hindi ba halata na may paborito sila? Lalong minamalit ang tingin nila sa'yo. Di ka malang tinatrato ng tatay mo bilang anak niya. Wika ni Vanessa. Ngumiti si Julius. Nakita mo? Ginawa ito ng daddy ko para gantimpalaan si Alexa. Sa wakas, nakakatayo na si kuya mula sa wheelchair. Ginampitimpalaan siya ng daddy ko dahil masaya siya para kay kuya. Huwag ka mag-alala. Kapag ipinanganak ang anak natin, bibilhan kita ng kahit anong sasakyan na gusto mo. Wika ni Julius. Yan ang sabi mo, ha? Nakangiting sabi ni Vanessa. Don't worry. Tutuparin ko ang pangako ko. Paano hindi kayang bumili ng sasakyan ng pamilyang sa Avedra na may ganoong kalaking negosyo? Huwag ka nang magalit. Kung galit ka, malulungkot ang anak natin. Hinalikan ito ni Julius. Maya-maya ay tumingin si Vanessa kay Julius. Araw-araw gumagaling ng mga paa ng kuya mo. Sa palagay kong aking araw sa hinaharap ay hindi magiging maganda. Bakit? Ano ang meron? Iniwan ko siya dahil sa paa niya. Pagtatawanan niya ako sa hinaharap. Don't worry. Di naman siya ganun kapete na tao. Tsaka hindi mo ba naisip na medyo okay na siya kay Alexa ngayon? Baka nagpapasalamat pa siya sa atin. Nalungkot din si Julius sa puso niya. Lalo nang makita niyang hinila ni Lester si Alexa sa braso niya. Nanlumo siya ng sobra pero pagharap kay Vanessa, hindi niya masyadong maipakita. Sana nga. Napatingin si Vanessa sa kanya at medyo nakaramdam siya ng kaba sa puso. Itinulak ni Alexa si Lester pabalik sa kwarto. Pagkatapos maghilamos, sumiga silang dalawa sa kama. Naisip ni Alexa ang masasayang ekspresyon ng mga miyembro ng pamilya. Nang makita nilang nakatayo si Lester at di niya napigilang matuwa. What's wrong? Inunat ni Lester ang mahabang braso niya at hinila siya. Hinawakan siya nito mahigpit sa kanyang mga braso. Sanay na si Alexa sa ganitong postura. Tumingin si Alexa dito at ngumiti. I think your father actually loves you very much. Tingnan mo kung gaano siya kasaya ngayong gabi. Wika ni Alexa. I never seen him so happy before. Ngumiti si Alexa at hinawakan ang kamay niya, ang labi niya at marahang hinalikan. Lahat ng ito'y dahil sa iyo, Alexa. Salamat. How can all it be my credit? Inalagaan lang kita. Kahit sino kayang gawin yun. Wika ni Alexa. Iniwan ako ni Vanessa dahil ganito ko. Pero dahil mabait ka, nagawa mo. Bumuntong hininga si Lester mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Laking tuwa niya na noong pinagtaksilan siya ni Vanessa, sumulpot si Alex sa kanyang buhay. Paano ko magiging kasing galing ng sinasabi mo? Wika ni Alexa. May gusto sana akong itanong sa'yo. Wika ni Lester. Ano yun? Saan ni Alexa? Kapag dumating ang tatlong buwang kasunduan, magdadalawang isip ka bang makipaghiwalay sa akin? Bahagyang napakurap si Alexa. Di niya inaasahang itatanong ito ni Lester sa kanya. Natahimik sa sandali. Ewan ko, kung sasabihin niya hindi niya ito mamimiss, parang dinadaya rin niya ang kanyang sarili at natatakot siyang masaktan ang puso nito. Bago nito tuluyang mabawi ang pinsala sa binti, ayaw niyang masaktan muli ito. Hindi kita makakalimutan habang buhay. Biglang sabi ni Lester. Hindi alam ni Alexa ang isasagot nang marinig ang mga sinabi nito. Nakatingin lamang siya sa dibdib nito. Tatlong buwan lang ang kapalaran sa pagitan nila. Kapag natapos iyon at nakita niya itong tuluyan na nakatatayo mula sa wheelchair, mas magaan ang pakiramdam niya kapag umalis siya. Kinabukasan, araw ng Lunes. Yun din ang araw na pagpunta si Alexa sa Kong Group para magtrabaho. Dahil simula na makapagtapos siya ng pag-aaral, ay sa Avenger Group na siya nagtrabaho. Ang pagpunta sa Kong Group ang kanyang unang tunay na trabaho pagkatapos ng graduation. Kailangan niyang umalis sa pamilyang sa Avedra sa madaling panahon, kaya binigyang halaga ni Alexa ang trabahong ito. Medyo kinabahan pa siya, pero kahit ganun, hindi lang siya kinakabahan kundi excited din. Nais niyang sabihin sa lahat na walang proteksyon ng pamilya sa Avedra sa kanya. Si Alexa Arcega, mabubuhay pa rin na nakapag-iisa.
Maaari din siyang umasa sa kanyang sariling kakayahan na suportahan ang kanyang ina at ang kanyang sarili. Sa takot na malate, gumising si Alexa na madaling araw para makapaghanap ng pananamit. Naglabas si Alexa ng maraming damit para matulungan siya ni Lester na tingnan. Dahil pinatunay ng realidad na iba talaga siya sa lalaking ito in terms of aesthetic. Lester, can I wear this dress? Kumuha si Alexa ng pink na princess dress. No, this dress is too short. Magtatrabaho ka. You cannot wear it so revealing. It's short? Napatingin si Alexa sa damit sa kamay niya at kumurap. Tapos tumingin siya kay Lester na nasa kama at naglabas na mahabang puting damit at nalagay sa harap ng dibdib niya. Ano naman tong isang to? No way! Walang manggas tong isang to at sobrang laki ng collar. Umiling ulit si Lester. Hindi siya nasisiyan sa mga damit na ito. Walang magawang ibinaba ni Alexa ang puting damit sa kanyang kamay at tumalikod upang tumingin muli. Pumili siya ng ibang damit at ipinakita sa asawa. Ito? Hindi. Bakit? Masyadong manipis. Okay to? Hindi rin. Bakit hindi? Masyadong mababa ang hiwa. Napabuntong hininga si Alexa at naglabas ng milky white princess blouse sa loob at isa pang white crop na pantalon. Pakiramdam niya ay napakaganda ng set ng damit na ito. Masaya siyang lumingon at tumaasang tumingin sa kanya. How about this one? Napakaganda, tama? Kahit anong suotin mo, maganda yan, pero hindi mangyayari yun. Bakit? Tumingin si Alexa sa kanya at medyo nanlumo. I saw your bra. Tumingin sa kanya si Lester at tiritsa ang sinabi. Walang imik na tumingin sa kanya si Alexa. Regimental commander sa Avedra, hindi ko pa nasusuot ang bra ko. Paano mo nakita? Tingin ko lang, suotin mo at namaobserbahan ko. Kalmadong tumingin si Lester sa kanya. Saka bakit mo ako binili noon? Natahimik ulit si Alexa habang ibinabalik ang mga damit. Parang hindi ko binili to. Hindi ko rin alam kung sinang pumili. Tahimik na sabi ni Lester sa likod niya. Si Alexa ay walang imik na tumingin dito pabalik. Hindi ka bumili ng mga damit na to? Bakit naalala ko nakatabi ko yung taong bumili ng mga damit na to? Naka-wheelchair yung taong yun. Medyo gwapo. Sino sa tingin mo? Ikaw ba? Pagbibiru pa ni Alexa. Umubo si Lester na ilang beses at dahan-dahang nagsalita. Hindi magandang taste ng taong yun. Sa susunod, isasama kita. Bibilan kita ng damit. Siguradong mas maganda akong pumili kaysa sa kanya. Pumasok si Alexa nang walang imik sa harap nito. Nang makitang nakatingin pa rin sa kanya sa regimental commander sa Avedra ng hinahon, nagpipigil siya ng tawa at umupo sa tabi nito. Hindi mo talaga binili ang mga damit na ito? Napatingin si Lester sa kanya. Hindi yan ang malayang close na close sila. Bahagyang gumalaw ang mga mata ni Lester. Inabot ang kanyang bewang at dahan-dahang sinabi. Simula na ikasal ka sa akin, medyo lumala ang memorya ko. Parang binili ko na. Inamin ito ng regimental commander sa Avedra. Tapos ngayon ka lang nag-iinarte sa akin? Ngumiti si Alexa at pinandilatan ito ng mata. Pakiramdam niya ay medyo masaya si Lester ngayon. Sabi mo lang ay medyo gwapo ako? Kung hindi dahil sa mga salitang iyon, naganap na nga sana siya. Hindi ba nasira ang memorya mo? Nakangiting tanong ni Alexa. Pero naaalala ko lahat ng sinabi mo. Di ba sabi mo medyo gwapo yung taong yun? Pero masama talaga ang ugali? Bahagyang humigpit ang kamay nito. Tumingin ito sa kanya at ngumiti. Nakinig si Alexa sinabi ng taong ito at agad na nagunwaring tumingin sa kanya pataas at pababa. Sa wakas, tumingin ito sa kanya at siguradong sinabi, ang gwapo mo! Nabuhay ang mga mata ni Lester. Siya ay umubo ng dalawang beses at nagsalita. Maghanap na muli ng mga damit. Natawa si Alexa na makita ang ekspresyon nito. Tumayo siya at naglakad papunta sa wardrobe para maghanap ulit ng damit. Pagkatapos pumili ng isa-isa, sa wakas ay pumayag si regimental commander sa Avedra na magsuot si Alexa ng isang mapusyaw na asul na damit na hanggang tuhod. Dahil sa sobrang ganda ng mga damit na binili ni Lester, tiningnan ni Alexa ang sarili sa salamin at sobrang nasiyahan. Habang nag-aalmusal, pinalakas ng loob ng lahat si Alexa para sa kanyang unang araw ng trabaho, lalo na si Ethan. Alexa, sa kong group ka magtatrabaho, kinakabahan ka ba? Napatingin si Ethan kay Alexa. Sa katunayan, sa kaibutunan ng kanyang puso, palagi niyang itinuturing itong anak niya. Napangiti si Alexa na medyo nahihiya. Medyo po, tumango si Ethan. Normal lang naman nakabahan ka. Ikaw ay isang napakaseryosong babae kaya huwag kang matakot. Kilala ko ang chairman ng Kong Group. Nagkaroon siya ng tatlong anak na babae at isang anak na lalaki. Balita ko kagagaling lang ng kanyang bunsong anak mula sa ibang bansa kanina.
Kung makatagpo ka ng anumang problema, bumalik ka at sabihin sa akin. Wika ni Ethan. At dito na po nagtatapos ang ikaapat na pong kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Keep safe, everyone!